Bes, magpahinga ka muna. Ako na bahalang maglimpit ng gamit ni Marie. Salamat ulit, Bes, ha? Hay naku, ikaw pa. Malakas ka sa akin eh. Alam kong pagod ka na, no? Sige na, Bes. I know it's hard for you to move on, pero kailangan. Sige, pahinga ka muna. Maiwan kita. June 4, 2012. Hello, Diary! Ako nga pala si Marie. Ngayon lang ako gagawa neto. Pasukan na! At ngayong taon na to, gagraduate na ako sa high school. Sa wakas, matatapos na din ang paghihirap ni na mama na mapagtapos ako ng pag-aaral. Ganun na din si Kuya. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng taon na madadatnan ko sa bago kong school. Hi! Magiging masaya siguro to. Bye-bye, Diary! Aalis na ako. Papasok pa ako ng school. July 13, 2012. Hello, Diary! Sorry kung ngayon na lang ulit ako nakapagsulat sa pahina mo. Marami lang kasi akong ginagawa eh. Active na active yung school namin. Nakasali pa nga ako sa track and field. Athlete ako. Nito nakaraang buwan, madami din ako nakilalang mga kaibigan. Ang babait nila, kahit saan ako magpunta, pinapansin nila ako. Madalas pa akong binibigyan ng pagkain pag nasa kantin ako. Hi, masaya talaga ang buhay, no? Sige, good night na. Maaga pa ako bukas. Sa susunod ulit, Diary. July 30, 2012. Hello, Diary. May seminar si na mama at papa sa Tagaytay. Si Kuya, dun daw muna kina Lola sa probinsya. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Kailangan ko tuloy magpaka-Girl Scout. Sayang, marami pa naman akong sasabihin kay mama at papa. Lalo na't sabi nung advisor ko, running for valedictorian daw ako. Sa susunod ko na lang siguro sasabihin kina mama at papa. Lalo na si Kuya, siguradong matutuwa sila pag nagkataon. Sige, good night ulit, Diary! August 8, 2012. Hello, Diary. Naipas ako ang exams. Yay! Next week na yung recognition namin. First honor raw ako. Sayang, wala pa sina mama sa araw na yon. Pero okay lang, kahit wala sila, masaya pa rin ako. Pangako, magiging valedictorian ako. Alam kong hindi kita madala sulatan. Pero salamat na rin at nandyan ka para makinig sa akin kahit hindi ka nakakapagsalita. Good night, Diary! August 25, 2012. Hello, Diary! Di na uuwi si na mama at papa. Kakatawag lang ni Kuya kanina. Nakakalungkot palang magpanggap na okay ka. Lalo na't alam mo naman na gawa-gawa mo lang ang lahat. Masakit pala, no? Buong akala ko, kapag nakagraduate na ako, di na mag-aaway si na mama at buo na din kami. Marami akong iniisip ngayon. Madaming gumugulo sa utak ko. Madaming sumasagi sa isipan ko na gagawin ko pero di ko matuloy. Madami na ring requirements sa school. Wala na akong panggasto sa bahay. Sana tumawag na ulit si Kuya. Dadalawa na lang kasi kaming magkakampi ngayon. Si mama, di na namin mahagilap. Si Papa naman, nasa ibang bansa na pala. Nalaman ko lang sa mga kapitbahay namin nung Sabado. Exam na ulit bukas. Ewan ko ba kung makaka-exam ako bukas. November 23, 2012. Hello, Diary! Birthday ko nga pala ngayon. Kakabalik ni Kuya Rito last week. Nag-celebrate naman kami kanina. Masaya din naman ang birthday ko. Kaso, mas masaya pa rin kung kumpleto kami. Sayang! Tumawag nga pala si Papa kanina. Binati niya ako ng happy birthday. Ang dami ko na kwento sa kanya. Wala na nga pala kami sa dati naming inuupahang bahay, Diary. Sensya na ha! Matagal-tagal na rin ang huli akong sumulat.
Paalis na rin pala si Kuya next month. Malapit na rin ang end of school year. Hi! Excited na akong umakyat ng stage at masabita ng medalya. Sana nandun si Papa. January 3, 2013. Hello, Diary! Di natuloy ang pag-alis ni Kuya noong December. Pinost phone niya ngayong first week ng January. Kaya this Friday na ang alis niya. Sayang, may pasok. Di ko man lang siya maihahatid sa airport. Sana safe siya sa pag-alis niya hanggang makarating siya. Hindi na rin ako nakakapasa ng mga projects. Ewan ko ba kung bakit. Gusto ko nang magsisisigaw ngayon. Ayoko na, nasasaktan na ako. Ayoko nang magpanggap at paniwalaan ang sarili ko. Hindi naman ako totoong masaya eh. Hindi rin totoo na may kaibigan ako sa school. Pinagsisinungalingan ko lang ang papa at kuya ko. Lalo na ang sarili ko. Hindi rin totoo na mabait sila sa akin. Lagi nila ako pinutukso at binubuli. Ayaw rin sa akin ang mga guro ko. Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na eh. Ayoko nang nag-iisa. Gusto ko nang may makakasama. Sana nandito na lang si Kuya. Pero di pa rin ako susuko. Kaya ko to. Kaya ko, Diary. Kaya ko. Diary. February 24, 2013. Hello, Diary. Madami akong kinain kanina. May pinaghahandaan ako ngayon. Alam kong mali, pero suko na ako. Ayoko nang mabuli sa school. Ayoko na din ang nag-iisa. Weird ba talaga ako, Diary? Sumagot ka naman, oh. Diary, ganun ba kasama ang mundo? Mahal ba ako ng Diyos? Diary, bakit? Bakit ang sakit? Mahal ba talaga ako ni na mama at papa? Ba't sila naghiwalay? Ba't nila ako iniwan sa ere? Akala ko habang buhay sila ang hari at reyna, tas ako ang pinakapaborito nila sa aming mga prinsesa. Diary, bakit ganun? Ginawa ko naman ang lahat para lang mapatunayan sa kanila na magaling ako ah. Bakit palaging si kuya na lang? Bakit palaging si kuya yung maraming kaibigan, paborito ng lahat? Bakit? Kuya, sorry kung hindi ko na matutupad ang pangakong makapagtapos sa high school ng valedictorian at makapagtapos ng isang college course. Kuya, mahal na mahal pa rin kita kahit naiinggit ako sa'yo. Alagaan mo si Papa ha, pati na rin si Shal, yung pusa kong kinukup. Mahal na mahal ko yun. Mahal na mahal ko kayo ni Papa. Diary, salamat ha. Last na to. Sarili mo ang nangyari kay Marie. Kasalanan ko to eh. Naging makasarili ako. Hindi ko malang inisip na mas nasasaktan ang kapatid ko. Bes, ikaw talaga. Susundog mo, nasisisin yung sarili mo. Hindi mo naman kasalanan yun, Bes. Tahan na, Bes. Baka kung anong mangyari sa'yo. Hi. Halika na, Bes. Hinihintay na tayo ni Vince. Go.